so kadarating lang nila dadie na malengke sila. So, bumili sila ng mga fruits. Yan, bumili sila ng pongkan at saka ng orange. Tapos, meron ding mangga. Pero, magbabalat muna ako ngayon ng Indian mango. Enough na. May mo si Adam. Kaya na-eat ka muna. Aiden. Iiyaw si Han. Pwede na. Para itong talong. Tilapia. Ay, yung kabilang side pa. At hito. Ako tilapia. Yung kumakain hito. Minit. Dahil pala pinahiran niya ng ano, yung medikit. Yung oil, oo. Pasok ko na yung matika, hindi niya na kailangan. Bango. Ang sarap! Nakaluto na sila. Rice. Hito, tilapia, ay, talong. Ito, yung fried rice kanina. May... Bakit? Kinagat ka? Kinagat mo si kuya? Gusto niya ng ano... Takampi kasi inaano siya ng kuya niya. Ni kuya, nabugbog natin si kuya. Oo, kaya nagpapabuhat sa akin. X. Z. Yay! Good job, Aiden! Y. 20. Good job. Good job, Aiden. Very good. Well done. Yay! Yung 11 anak, 11. Di pa niya masyadong mabigkas yung 11. At saka, ano pa hindi niya masyadong mabigkas? Yung 6, saka yung 7, iba yung ano niya. Pero, nasa, may tono naman, kaya lang, iba. So, ngayon, ni-start namin yung home program niya. Nag-start kami 2 days ago, pang third day namin ngayon. Actually, madami yung program na yun eh. Merong mga activities. Pero ngayon, sinisimulan ko lang muna sa good sitting niya, yung sitting tolerance niya. So, tsaka yung impulsivity waiting. Yung maglalagay ako ng, hindi ko lang nakuhanan kanina, pero next time, baka't bukas. Maglalagay ako ng isang food or drinks or toys.
sa table, tapos hintayin ko kung gaano katagal, titignan ko kung gaano katagal niya maihintay bago niya kuhanin yun. Kanina, ang ibinigay ko is yung Dutch meal, naka 10 seconds siya. Tapos, nung itong ice gem na, yung inilagay ko, 5 seconds lang, kasi talagang gusto na niyang kainin. So, yun yung kailangan ko lang improve. Tapos, yung eye contact niya, para at least hindi niya makalimutan, para pagbalik niya sa therapy. Kasi, napaka essential talaga na hindi mawala yung good sitting niya, yung good hands niya, yung eye contact, para at least hindi mahirapan si teacher at si Aiden kapag bumalik na sila sa therapy nila. Okay, you count again? Yan, at least, ano kasi, para masanay siya na lagi pa rin siya nakasit down, kasi yun ang mahirap turuan eh, yung mga batang hindi makapag-focus. So, paano mo tuturuan yung isang bata na takbo ng takbo, tayo ng tayo? Eh, then don't throw it. A is for apple. Apple. Guys, this month pala, April is Autism Awareness Month. So, siguro, mostly na i-upload namin this month is about autism or about therapy or about kung ano yung everyday life namin ni Aiden. A is for apple. At least kapag meron ako pinapagawa activity sa kanya, nakasit down pa rin siya, hindi siya tayo ng tayo. Yun lang, yung good hands niya medyo nakakalimutan niya, so kailangan na ma-practice pa. Kasi nung naka 14 days quarantine ako, siya kasi daddy ay na kay mama siya. So, hindi masyado nakapag-activity sila kasi daming bata dun sa kabila kila mama. So, bihira sila makapag-activity. So, ngayon, aaraw-arawin natin para hindi niya makalimutan. Good sitting, Aiden! Thank you! Good job! Thank you for sitting. A is for apple. B is for ball. What is this? C is for cat. What does the cat says? Huh? Ulitin niya. A. Alam niyo guys, hindi lang niya kaya na kantahin yung alphabet. Alam din niya basahin yung letters. Kasi nung nagla-laptop ako, tinuro niya yung bawat letters. Diba, hindi naman sunod-sunod yung letters dun. Pero, nasabi niya lahat ng letters. So, nababasa niya, natandaan niya. Actually, yung 1 to 20 na yon, sabi ng sister ko, hindi daw niya tinuro kay Aiden yung 11 to 20. So, pinatanong niya sa akin, kay teacher kung itinuro daw ba sa school yung 11 to 20. Sabi ni teacher, nagka-count sila sa school pero 1 to 10 lang. So siguro daw narinig ni Aiden kaya nakabisado niya o natutunan niya ang sarili lang niya. Kasi hindi lang niya alam sabihin eh. Alam niya kung alin din yung 11, alam niya kung alin din yung 12, 13, 14, ganyan. Don't throw it. Say hi guys! Aiden, say hi! Aiden. Yes? Ha? Ang kinakain lang niya yung icing. Hi, guys!